What's up? So, ayun na. Meron tayo ngayon na natapos na project na i-vlog ko. So, nauna na to, no? Nagawa ko na siya. At ngayon, papatiyan sa inyo yung magiging project natin. So, papakita ko sa inyo yung nangyari na ginawa natin. So, gumawa tayo dito ng Aerox 155 na Battleship Ray na project. Yung Aerox na yun, marami siyang mga gasgas at kailangan ayusin. Unang-unang doon, siyempre yung gasgas niya, kailangan mawala yun. Maayos natin dapat yung surface. Mag-even siya ulit, back to the original level. So, magmamasiya tayo doon, ayusin natin yun. Tapos, kapagandin natin siya ng kulay. So, yung dating kulay niya is ganito. Yan, yung black na yan. At papalitan na rin natin yan, no, ng bago niyang kulay. Gagawin natin siyang ganito. Ngayon, ganito na yan. So, yung mga ginawa ko dyan, panoorin nyo kung paano ko siya pinagkasunod-sunod. Panoorin nyo yung kinalabasan. So, ayun. Medyo kaiba yung mga natin ngayon, no? Setup natin. Medyo nakakita nyo na ako ngayon. Ayan. So, panoorin nyo lang, gagawin natin. Ayun. Ayun, no? Dito naman tayo sa voiceover. Kasi hindi ako makapag-voiceover pagka once na ginagawa ko siya. Tapos magsasalita ako kasi medyo maingay sa paligid. So, gawin na lang natin. Dito tayo sa mic sa voiceover. So, ito nga pala yung Aerox 1x5 na black edition, no? Yung glossy black. Tapos mix siya ng matte black. So ayan. So ayan, no. Meron din pala itong problema dun sa kanyang alignment sa harap. Kung makikita nyo, yung kasing bandang kanan niya tumama yun, no, sa lupa. Tapos lumamang yung bandang kaliwa ngayon. So lumiko siya papakaliwa. Kaya ngayon gagawin ko dyan na i-align ko siya para mapantay. So ayun, no, yung pinaka asin niya, yung headlight ay tabingi. So ayan, tumama dyan sa side na yan. Kaya tumabingi siya, tumumba yan. So yung history niya. At ayan, meron siyang gasgas dyan sa gilid. Ayusin na rin natin siya. Pati doon, ayan, taas na yan. So ayun, tignan nyo mabuti yung gitna. So talagang hindi siya nakagitna. So tatanggalin ko yan. So una talaga, yung unang suspecha namin dyan is yung tipos. Yun yung unang suspecha ko dyan. Akala ko talaga tipos yung may tama dyan. Kasi usually ganun yung nangyari. So ayun, pagbukas ko, na-discover ko may tama pala yung mismong bracket niya. Ayan, kung mapakita nyo, pinupukpok ko yan dahil kinukuha ko yung tamang alignment niya. Kasi yan, medyo malambot talaga yan, yung bracket niya na yan. Kasi yun yung nagdadala sa buong headlight assembly. So yun talaga yung maapektuhan dyan. At ayan, medyo tricky lang talaga yung harap na yan, dahil baklas kabit ka dyan para makuha mo talaga yung gitna niya. At sisipat ka lang dyan para makuha mo talaga yung tamang sukat niya. Ayan, trial and error ginagawa ko dyan. Tanggal kabit. So, ganoon lang talaga hanggang makuha mo yung gitna. Medyo malambot lang talaga yung pinaka bracket niya dun sa, ayun, yung pinaka buong bracket niya. At ayun, okay na yan. Naka-align na, nakuha ko rin yung alignment.
At ayun, no? Tatanggalin ko na yung buong fairings niya. Ayan, yung mga gauge, headlights, signal lights. Pati na rin yung mga ibang outer parts niya, no? Ay, yung mga inner parts, yung mga black plastic, ganun. Tatanggalin natin yan para makapag-prep na tayo. Yung prep, ibig sabihin nun, yung linisin, i-prepare na rin natin siya bago mag-spray, you know? Bago magbuga. So, tawag doon na prep, preparation. Bago mag-spray sa paint room. So, ayan. Tanggal lang tayo dyan. So, di ko na pinakita yung buong disassembly ng pairings. Para medyo mabilis tayo kasi sobrang haba niyan. Pag pinaliwanag ko yung bawat isa na yung pagkatanggal. So, ingat lang sa mga pag-ikot dyan dahil yung mga lock niyan na medyo maselan. Pagka hindi mo kabisado, ayan. So, sa Aerox, sinakailan na ako ng ano, ng pagbabaklas niyan. Kaya medyo kabisado ko na siya. So, ayan. Ready na yun for preparation. At yung panloob niyan, mamaya, ay linisin na rin natin. So, ayan. Tanggal lang tayo ng kanyang decals. Gamit lang nga yung ating heat gun. At ayan, tips ko sa inyo, kung wala naman kayong heat gun, kasi yan medyo mahirap ano yan, medyo mahirap paklapin kung wala kayong panginit dyan. So kailangan kasi mainitan muna yan bago nyo maikwat, bago nyo matanggal yung decals, yung pinaka sticker. Kailangan medyo mainit siya. Kung wala naman kayong heat gun, pwede naman yung blower, hair blower, kung meron kayo nun. Kung talagang wala, as in, ibilid nyo muna sa araw yung talagang mainit siya, tsaka nyo tanggalin na yun. So ganun yung tips na mabibig ko sa inyo. So yung mga natirang residue, yung sticker, meron akong gamit dyan yung sticker remover residue, yung Brandon Kobe. So ayos naman, pero kung wala talaga kayong budget doon, ako kasi talaga ginagamit ko talaga dyan, gusalina. Yung unleaded na gusalina talaga. Mas sa akin, no, mas mabilis siya, mas mabilis lumambot yung residue. Tayan. May kasama tayo dyan dalawa na taga-prep natin. Sila yung mga taga-prep natin. So, ayan. At ayan, no, nabugaw ko na siya ng primer nung katapos natin lihain at saka i-degrease, linisin. Yung ako, ba't di ko na-videohan yung clip dyan, yung pagbubuga ko dyan. So, hindi siya na-record. So, dito tayo sa may next tayo sa pagkukulay na tayo. So, ayan. At ayan, para sa mga newbie nating pintor, gumamit kayo ng ganyan yung tack rag or tack lot. So, mas maganda yan, pamunas ng mga dumi natin. Pamunas ng mga overspray, ng mga alkabok. Very effective yan. Huwag kayo gagamit ng kamay or basahan. Mas effective talaga yung mga ganyan, mga tack lot.
kasi medyo malagkit yun. Doon kakapit yung pinakadumi. At ayan na, nagkukulay na ako dyan. Miscoat versa miscoat, tapos yun, pull coats to pull coats, ganun. One miss, tapos two pull coats. So ganun yung ginagawa ko. At sa mga kulay naman, ako na mismo yung nagko-customize ng mga kulay na gawa ko. Ako na halos nag-customize yung mga kulay natin, yung mga formula. Para ako kasi mas gusto ko yung talagang sariling timpla nyo. Mas maganda kasi yun. Matuto tayo magtimpla ng sarili nating kulay, yung customized na kulay natin. Huwag tayong asa sa mga tinter. Kung kaya natin, magtimpla tayo. Bilang pintor kasi ganun yung aking pagtingin, no. Pintor ka, dapat marunong ka magtimpla. So para sa akin ganun. Yung para sa akin yung mas tama kasi yun eh. Yung tiyempre pintor tayo, dapat alam natin yung bawat kulay na binubuga natin. So ayun. At ayun, marap talaga tayong mga project na hindi mga kulay, mga motor na hindi natin nabidyohan. So ito, Battleship Aerox, isa sa mga pinaghandaan ko talaga ito na videohan. At para po sa mga newbie na painters, na aspiring painters natin, no, ng mga motor. Ano ko sa inyo, tips ko lang sa inyo, pag magbubuga kayo, dapat talaga isa mga pinaka-importante, no. Dapat talaga close yung area, yung pinaka-paint room nyo, kulob, as in walang hangin na nakakalusot. Tapos maglalagay kayo ng exhaust fan para paglabas ng overspray. So yung pinaka-importante sa lahat, kalinisan din sa paligid, no, dun sa ating spraying boot. Kalaan mo lang ding mga alikalikabok hanggat maaari, linisin natin. At ako kasi pagka talaga sobrang dami na nung gawa natin, minsan nakadalawang motor na ako bago ako maglinis ng paint room. So yan, nag-clear coat na ako dyan. So pagka ang bubuka ng mga ganito, dapat talaga din malinis. Importante yun, yung malinis na kapaligiran. Tsaka dapat talaga walang nakakalusot na hangin. Kasi once na mahangin at nagbubuga ka nyan, wala din, kakapit din yung mga nibs dyan, yung mga dumi. Kumbaga, sayang lang yung pinagpaguran mo na paglilinis, yung pagpapaganda ng kaha. Dapat talaga dyan na malinis, pinaka-importante dyan. So hindi man siya perfect na 100%, wala siyang dumi. Napakahirap kasi nun, no, yung mga tsambahan talaga na 100% wala siyang dumi. Hindi maiwasan talaga. Kasi yung mga dumi talaga airborne yan, kasama sa hangin yan. Hindi natin maiwasan. So magkakadumi man yan, halimbawa yan sa isang panel na yan, sa isang part ng pairings na yan, magkakadumi man yan mga tatlo, ganun, tatlong tool deck, mga bootleg. So makukuha na yun sa polish, yung mismong part lang nung may dumi, yung ipapolish natin. So ang tawag doon, dinibing. So ayun, gapiso lang yung pinapolish natin, yung mismong dumi lang. So ayun, yung mga tips ko sa inyo, sana may natutunan kayo ng kahit konti. At ayun, no, natapos ko na rin siyang i-clear coat. At ayun na, patuyin na lang yan
Mga ilang araw, i-install ko na yan. Makita nyo, nakakabit na yan. So yung pagkakabit niya, hindi ko na ipapakita dahil yun, mahaba din yun. At ayun, so papakita ko na yan pagka nakakabit na. So yun pala mga sir, ito yung ating max. Primer ko na siya. At nalinis na rin. Pwede natin siyang kulayan ngayon ng matte black. So yung request ni sir, gagawin natin yung request ni sir na matte black. So ayun. Tayo no, magmimix na ako ng ating kulay. At yan, magbubuga na ako dyan. Naka-primer na yung ating mags. So, ang tanong ng iba, para saan ba yung primer? So, sa madaling sabi, yung primer kasi, siya yung pinaka kaibigan ng bakal. Siya yung pinaka metal guard. Siya yung nagpoprotekta sa bakal. So, kaawin ng bakal, corrosion, at kalawang. So, dito sa mags, alloy ito. Madalas sa kalaban ng alloy is corrosion. So, yun yung pinaka-importante doon. Kailangan meron siyang primer. Bukod doon, siya din yung pampakapit at nagpapatag ng ating surface. So, ayun mga sir, no? Pagkulay na tayo. So, next naman natin yung ating matte clear. So, ayun, next na tayo ng ating matte clear. At ayun, no? Matte clear. So, yun yung pinaka-ating UV resistance, UV protection. Siya rin yung pinaka, mayroon din siyang chemical resistance na tinatawag. So, ayun. So, ayun. Natapos na natin. Pag-matter na tayo. Pakutuin pa natin siya ng mga ilang araw para kabitan ng yung bagong gulong niya at yung bago niyang pito. So, ayan, patuyo naman tayo. At, okay na siya. Kapitan na tayo pagka okay na siya. So, ayan. So, ayan, no? Ito na yung ating finish product sa ating Aerox 155 Mags, no? Ito yung stock mags niya. So, ito na yung ating matte black. At ayan, no? Well dried na yung ating gulong at tuyong-tuyo na yan. Magkakabit tayo ng ating bagong pito. Mas maganda kasi yung angled na ganyan, yung pito na ganyan para mas madaling maghangin, no? At ito rin yung ating mags, yung Maxxis Victra S98. Ito yung pangharap niya, yung 110/80x14. So maganda yung mags na to, ay yung gulong na to. So, ayan, susubukan natin yan. Tapos, ito naman yung 140/70 na ating panglikod. So, maraming feedback dito sa ating Maxxis Stars, no? At ayan, ready for installation na tayo. Nakapakabit ko na yung gulong. So, mas maganda kasi, ito tips ko sa inyo, no? Mas maganda kasi na pag nagpakabit kayo ng gulong, mas maganda yung mga automatic na tire changer. Mas safe yung mags.
kumbaga hindi masusugatan yung pinakalabi niya kahit sikwatin siya. So mas safe kasi talaga yung automatic na tire changer. Mas maganda talaga yun para mas safe. So ayan, ready for installation na siya. Kinakabit ko na siya ngayon. So ang tanong nung iba, ng mga ating mga customers, sir, gano'n ba katagal yung tinatagal ng pagpipintura ng ating mags? So depende po yun sa schedules natin. So usually yung maabot yan mga 3 to 5 days. Ayan. Para mas tuyo-tuyo siya pagka kinabit na siya. So ayun, no? Kinakabit na natin yung disc ng ating front brake sa ating pangharap na gulong. So ayan. Tapos yung mga dust seal, inaalis ko yan para mas maganda pag kinabit natin. Pag mas pulido siya. Tsaka din siya nalagyan ng pintura. Ayan. So, ganda ng brand ng Maxxis, no? Talagang kitang-kita mo yung kanyang brand. So madali lang yung mga ganitong mga designs. So yun mga sir, nakabit ko na yung gulong. So, may harap, nakabit ko na. Tapos, dito rin sa likod, nakabit na rin natin. Ngayon, gagawin ko naman, mag-re-design yung pinaka-doom niya. No? Habang wala siya ka, bago ako magkabit na ka, yun. Ginagawa ko talaga, mag-re-release ko na ako ng loob. So, yung process na yun, yung pag-re-release sa loob, hindi ko na yung pinapabayad, hindi ko kasama na yun. So, yung pinagandaan ko sa atin, no? At yun, pagkain niyo dito yung motor, so ako na ako kasi lahat ng bahala ito. So, yun, nakililinis yung mga kami, kasama na ganyan. So, yun, start natin ng finish. Tayo, no? Tulad nga sabi ko kanina, sinasama ko na yung paglinis nung loob, yung pinaka detailing niya. So safe naman yan, linisin. Ano tayong papablimahin dyan, dahil yung mga wirings dyan at electronics ay pwede talaga yung basain. Tayo, no? So kasama na yon, hindi ko na yung pinapabayad. Dahil sayang naman, di ba? Kasi nakabaklas na siya, bakit hindi mo pa siya lilinisin? Para isang salpakan na lang siya, kumbaga. Isang paliguan na lang siya. So, yun. At eto na, no? Nalinis na natin siya ng mabuti. At pati na rin yung kanyang upuan, ay bago na rin yung cover niya na pinagawa natin. So ngayon, ito na yung ating finished product. So ito na yun, panoorin nyo. Ayos.
nakita niyo naman yung gaano kalupit yung ginawa natin na Aerox 155 na battleship. So sana nagustuhan niyo. Yun. Bali masaya ako ngayon dahil successful yung ginawa ko na project at nagustuhan ng mayari. So gusto na gusto no. So maraming salamat kay Sir Chris, owner na taga Manila, talagang pumunta pa rito sa Bulacan para ipagawa niya sa atin no yung kanyang Aerox. Ayan. So abang-abang lang kayo sa mga susunod pa natin na project na gagawin sa mga restoration, sa mga repaints. Ayan. At para sa mga pintor na gusto makakuha ng idea, ayun, mag-share ako sa inyo ng mga kahit pa-konti-konti lang na idea para meron kayong makakuha na tips. No? Bibigyan ko yun ng mga tips. Ayan. So maraming salamat. Mag-like lang kayo, subscribe. At mag-comment, mag-feedback kayo, mag-comment kayo kung anong nagustuhan nyo yung ginawa natin na motor, na kulay. So yun, maraming salamat po. Jeff Garage, signing out.